Great Controversy, Chapter 17, Heralds of the Morning. Inimbitahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kalooban niyo po ang masunod. Kayo po ang mangusap sa amin sa leksyon namin pong magkuhan dito po sa Great Controversy, Chapter 17, Panginoon. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Okay, sa oras na ito, atin pong bubuksan ang sulat po ni Miss White na pinamagatang Heralds of the Morning. Ang ibig sabihin po ng Heralds ay official messenger na nagdadala ng balita. Mostly ang gumagamit po ito noong unang panahon ay mga hari. At sila po ay nag-improve hanggang sa simbolo sila ng isang trumpeta. At ang messenger, kung ating titingnan sa panahon ngayon, ay iba-iba na po ang pinagmumulan ng kumpanya o organisasyon, hindi lamang po sa hari. And when it comes to spirituality, ang mga messengers ay nanggagaling po lahat sa iglesia. Lahat po ng mananampalataya ay mga messengers. Every believer is a minister. Sabi po sa Revelation chapter 14 verse 12, ito ang pagtitiyaga ng mga banal. Sila po ay merong pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang mga utos, at meron pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, ang magdadala lamang po ng mga pabalita na legitimate na organisasyon na iglesia, dapat po ay merong gantong katangian. Sila po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos at sila po ay merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sino mang mensahero na walang ganitong katangian ay hindi nararapat pakinggan ang kanilang mensahe. Maring sila ay magagandang mensahe na galing po sa Biblia din. Pero sa huling panahon ay gagamit lamang ang Diyos ng isang iglesia, which is the Seventh-day Adventist, to spread the gospel and the good news. Ang katangian nila, sila po ay mga santo. Ang ating kaugalian ay pag sinabing santo, patay na. Pag sinabing santo, kinakailangan dadaan muna sa Vatican bago siya ay maging santo. Ang santo na tinutukoy po sa Biblia, sila po ay maraming pasensya. Hindi sila magagalitin. Hindi po sila mainipin. Hindi po sila pinagmumulan ng kaguluhan sa iglesia. Ayan po ay mga mapagpasensya. At ang pagpapasensyang ito, pagtitiis, kumbaga sa ibang salita, sila po ay nagbubunga ng kabanalan. Hindi lamang po pasensya, kundi meron din silang pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sila yung mga heralds. Okay, ang heralds, tagapagbigay ng balita. Kaya kinakailangan tayo po ay well-versed sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi ano ang ating ibabalita? Kung tayo nga ay nagtataglay ng maraming pagtitiis, tayo nga ay banal, tayo nga ay may utos ng Diyos, at tayo may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pero kung wala naman po tayong alam sa mensahe ng Three Angels Message, ano po ang ating ibabalita? So, of the morning, ang sabi, pagka sinabi mong see you in the blessed morning, walang ibang pinatutungkulan po yan kundi resurrection morning na nakasulat po sa John 20 verses 1 to 10. Itong resurrection morning ay napakagandang balita na dapat nating sabihin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala, sasabihin natin merong pag-asa. Alam niyo po sa MAMSI, na-assign po ako dyan bilang tawagin natin pastor sa ospital ng ilang panahon. Pagka po ang doktor ay hindi na talaga makagamot, mamamatay na, talagang ipapatawag ang pastor at nakaka-ano pong tignan. Sasabihin namin see you in the blessed resurrection morning. Eh yun po ay pagkabuhay na muli. So to complete the great work of redemption, kinakailangan si Kristo ay dumating. Sabi po sa Great Controversy, it's not enough na tayo ay iligtas ng Diyos sa cross. Hindi po yun enough hanggat hindi natatapos yung redemption story. Hanggang ngayon ay nire-redeem po tayo ng Panginoong Diyos. Why? Because we still commit sins. At hindi pa po tayo well-perfected, tinatawag nating glorification. So, ang sabi po ng Great Controversy, merong pinili ang Panginoong Diyos bilang mensahero niya. At ito po sa Revelation ay pinapatungkulan ng tatlong anghel na lumilipad at sila po ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. And guess what kung sino po yung
mga anghel pong ito. Sila po, kung ating lalaliman na pag-aaral, ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Pag sinabi po kasing angel, they are the messenger. At pagka sinabing messenger, not necessarily angel ka, kundi ikaw ay lingkod ng ating Panginoong Diyos na mensahero ng kanyang salita. So ito ay symbolism sa revelation. Atin po itong tatandaan. Hindi binigyan ng kapangyarihan ang mga anghel na mangaral ng gospel ng ating Panginoong Diyos at ng kaligtasan. Ito po ay iniatang sa mga taong nakaranas ng kaligtasan, ang sangkatauhan. So kung titingnan po natin sa Great Controversy, sinabi po doon na merong mga propeta ng hula sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kasi ano yung i-herald natin? Ano yung sasabihin natin? Wala iba kundi pagdating ng ating Panginoong Jesus. So nakita ng mga propeta kung paano ipapanganak ang ating Panginoong Jesus, na isulat sa aklat ng Daniel kung ano yung saktong petsa ng kanyang pagdating, ng kanyang kapanganakan, ng kanyang kamatayan, at ng pagkabuhay na muli, makatulad na kanyang gagawin, ay naisulat po sa aklat ng Daniel. Kahit po yung trono ay nakita ng mga propeta na someday magkakaroon tayo ng gathering, lahat ng saints, nakita ng mga propeta ang tagpong ito at kanila itong inaasam-asam sa kanilang buhay. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagsulat at pagsasalita sa atin tungkol sa hinaharap. Sabi po ni Job 19:25-26, I know my Redeemer lives. Nung siya ay patang-pata na, nung siya ay halos mamatay na. Ang ibig sabihin ng Redeemer ay tagatubos. Tinutubos tayo ng Panginoong Diyos sa pagkaalipin ng kasalanan. At sabi pa, He shall stand at the last day upon the earth, and my eyes shall see. O nakita po ni Job ang kasaysayan ng kanyang pagkatubos sa hinaharap. Nakita niya in the last day. Ba isa sa pinakamatandang libro. Ito po'y sinulat ni Moses. Matandang kasaysayan na. Pero gaano man katanda ito at gaano katagal, nakita niya ang ating Panginoong Jesus na nakatayo sa sanlibutan ito at tutubusin po ang kanyang bayan. Sa Hebreo 11, versikulo 10 po ang sabi, For he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, sabi sa Great Controversy, ay dalhin siya sa promised land ng kanyang mga anak. Pero itong si Abraham ay hindi nakatikim ng pangako ng Diyos. Sa dinami-dami ng pangako ng Diyos, siya ay inilibing. Pero sabi niya, tinatanaw niya mula sa dakong iyon ang syudad na tinatayo ng ating Panginoon sa kanya. Ito namang si Habakuk na ating titingnan sa aklat niya, sinabi, And his brightness was as the light. Nakita rin niya yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. At sabi, The mountains saw you and they trembled. Nakita ka, Panginoon, ng mga bundok at sila nangagsipanginig. Alam niyo, pagka nakakita ang mga bundok sa ating Panginoong Jesus, eh sigurado naman. There was a terrible earthquake that destroyed a tenth of the city. Yung hinulaan po ni Habakuk ay hinulaan din po ni John the Beloved sa Revelation 11:13. Nakita niya gaano man kaganda, kagara, kaayos, mga minamahal na kapatid. Darating ang panahon ng pagkawasak. Ang ating iniibig na syudad o saan tayo pinanganak na magkamatayan na, hindi ito ipapa-relocate o hindi tayo aalis, ay someday masisira yung mga binayaran natin, yung mga ginagamit natin, lahat ng bagay. At ang hindi lamang po masisira ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Lahat po yan mawawasak. Sabi po sa Book of Acts, nung umakyat ang ating Panginoong Jesus, may naiwang dalawang anghel na lagi niyang tanaw. They said, Why are you men from Galilee standing here and looking up in the sky? Jesus has been taken to heaven. But he will come back in the same way that you have seen him go. Kung paano siya umakyat, ay ganun din siya babalik. So literal na makikita ng mga mata, paakyat. At ganun din literal na makikita na ating mga mata, pabalik. Hindi natin pwedeng sabihin, si Kristo nandun sa Amerika, ay nandun sa La Union, o kaya nandun sa Boracay, nandun sa Davao. Hindi po ganun ang pagtingin natin sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng mga anghel, kung paano siya babalik, makikita nating lahat. At yun po ay pinatunayan sa aklat po ng Revelation. So ang sabi, The coming of the Lord has been in all ages, the hope of His true followers.
Kung tunay tayong tagasunod ni Kristo, ito lamang po dapat ang ating dakilang pag-asa. Hindi tayo asa sa insurance, sa bank account natin, sa bahay natin, sa kung ano man. Hindi ito yung everlasting. Kahit po yung ating health, it's not everlasting. Tayo ay magkakasakit, tayo manghihina. Kahit anumang gamot ang iyong inumin, magkasakit pa nga tayo sa liver niya, kainom ng gamot. Hindi po ito yung ating pag-asa. Ang pag-asa po ng tunay na tagasunod ni Kristo, syempre walang iba yung pagdating ng kanyang Panginoon. The appearing of the great God and our Savior Jesus Christ was the blessed hope. Ako po ang inyong lingkod pagka nakakaramdam po ng anumang kabalisahan, pangamba, nakakaramdam dan po ako ng takot, ng kalumbayan, at pag ako po umiiyak, ang aking dinadalain sa Panginoon ay dumating na. Sapagkat minsan hindi mo na kaya ang iyong dinadala sa iyong buhay. Sabi po ng Isaiah 26:19, "Your dead will live, their bodies will rise. Awake and sing, you who dwell in the dust." Sa mga nakatira sa alabok ng lupa, mga nangamatay na hindi na nakita ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik, sila po ay bubuhayin. Hindi po lahat, ha? Yung mga tapat lamang po sa ating Panginoong Hesus. Imagine that, magkikita kayo ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong lola, ng inyong kapatid, ng inyong lolo, ng inyong tatay, ng inyong nanay, ng inyong kapamilya, lahat sila, ng inyong best friend, makikita at magkakausap-usap. Hindi lamang po yun, magkakakita din po ng mga tao sa Biblia, kagaya ni David, kagaya po ni Abraham, ni Eva, at nung kung sino-sino pa, it will be a great reunion at tayo magkakaroon ng kwentuhan kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, kung anong ating karanasan at kung anong ating mga pinagdaanan. Napakalaki pong reunion at magkakaroon napakalaking banquet, merong kainan. At ang host po natin ay ang ating Panginoong Hesus. So, hindi forever na tayo ay titira dito sa alabok ng lupa. Kung tayo man po ay mamatay, malagutan ng hininga, magkasakit, aksidente. Nakakalungkot man po ito, pero meron po tayong dakilang pag-asa na tayo po ibubuhay ng ating Panginoong Hesus. So this aged world, sabi po sa Great Controversy, is not far from its end. Hindi na daw nalalayo sa katapusan. Dahil ang mundo pong ito ay totoo namang pasira na. Tumingin ka sa mga balita, panoorin mo sa YouTube, panoorin mo sa tanungin mo man yung nakatira doon sa amot-saring mga sunog sa bawat dako at lugar. Kung titingnan mo yung mga expert, ika nga, scientist, sabi, Earth at the tipping point. Ano pa? Climate change. Magazine covers about climate change. Laging inilalabas. Ang mundo ay papainit na ng papainit. Sabi po ng Isaiah 51:6, "Look closely at the sky. Stare at the earth. The sky will vanish like smoke. The earth will wear out like clothes." Parang damit. Hindi laging bago. Ito ay luluma din. Ganun din daw po ang sanlibutan. Hindi magtatagal. Nagamit ng langis, nagamit ng hangin, nagamit ng tubig na napakarumi na, at ang lupa hindi na ganun kaganda, hindi na nagbubunga ng maayos ang mga pananim, kinakailangan na ng maraming kemikal para tayo makain, at ang kinakain natin puro kemikal. Kahit sabihin natin mag-vegetarian tayo, yung mga gulay na nabibili natin sa palengke, talagang may kemikal iyan. Kung gusto mo talagang sigurado ka na walang kemikal, ay magtanim ka ng sarili mo sa paso. Di ba po? Pero yung mga bagay na yun ay maliliit. Kita ninyo yung mga nabibili sa mall na kung tawagin ay walang chemical, natural lamang daw, kaliliit. Pero yung mga ganshay na, kalalaki. Tapos mura pa. Sa Great Controversy, sabi po, "This is the day that all believers should long and hope and wait for as being the accomplishment of all the work of their redemption." Ito yung pinali ng ating redemption. Ito dapat yung ating laging pinag-uusapan. Lagi nating inaasam-asam. Pag may order ka sa Shopee, Shopee delivery, dumating na kaya? Andiyan na kaya? Lagi nating inaasam, no? Anong regalo nila sa akin sa birthday ko? Ganon. Anong mangyayari? Sasagutin niya kaya ako. Pero dapat yung ating hope na pangmatagalan, lagi nating nare-realize, kasi kapag ka nalilimutan natin at nagkaroon tayo ng problema, humihina po ang ating pananampalataya, hindi na tayo makayakap sa ating pag-asa. Sabi pa, "There shall be signs in the sun, in the moon, and in the stars." Ito'y nangyari na ng maraming beses, no? Kung inyo pong titingnan, hindi na po normal ang sanlibutan ito. Pero sabi nila, million years lamang ito nangyayari. Pero taon-taon, sunod-sunod, nangyayari lagi ang mga buwan kung ano-anong pangalan. Di ba? Strawberry moon, blood moon, blue moon, kung ano na.
Wag lang pink moon. Ano po? The dark day of May 1917-80, nagkaroon ng great alarm and many thought the end come. Beginning in mid-morning, mga 10:30 daw po ito na umaga, sa iba ay 9:30, it became so dark. Tapos hindi talaga nila makita, kinakailangan nilang mag-tirik ng kandila. Wala pa po nung meralco. The darkness covered a large portion of North America and caused serious-minded people to study their Bible for an answer. Sa panahon na po ng kaguluhan, tsaka pa lamang mag-aaral ng Biblia kung ano nga bang nangyayari sa paligid. Nako, mahirap po mga kapatid kapag ang isip mo ito liro, no? Hindi ka submerged in the Bible. Tsaka mo lamang siya bubuksan, hindi mo maintindihan. Wala nang questionan, wala nang tanong sa pastor, sa elder, hindi na kayo makapagka-debate kung ano ibig sabihin nun. Malilito ka na. Kaya sila ay hahanap lamang ng Biblia kapag ang kanilang buhay ay napapasama na. Ganon din po yung Lisbon earthquake nangyari noon na sobrang lakas sangayon sa kasaysayan ay inilipat o hinati ang talagang isla. Hindi lang po yun, napakarami pong earthquake. Mag-download kayo sa app kung ilang earthquake nangyari sa buong Pilipinas, buong mundo. Sobrang dami. At itong Pilipinas, nakikita ninyo itong mga pula-pulang ito. Yan ay daanan ng lindol. Yung bahay po namin ay daanan din po ng lindol, sabi ng aking nanay. So sabi ko, daan lang. Huwag na mga mag-damage sana. At alam natin, pag may lindol, syempre mayroong tsunami sa malapit sa mga dagat. At ito po ay napakadelikado. When these things begin to come pass, he said, then look up and lift up your heads, for redemption draweth nigh. Kapag nangyari na itong mga to, naku, huwag tayong masyadong maging alarmist. Sabi natin na katabunan ng mundo, anong gagawin natin? Dapat sabi, tumingin tayo sa langit. Ito na yung ating pagkatubos pag nangyayari naman yung mga bagay nito. As a iglesia naman po, ito ang nakikita ni Mrs. White, merong mga pride and formalism. Ano yung pride? Yung pride, yung hindi ka na magsimba alang-alang sa pride mo. Hindi ka na magbasa ng Bible, magpray alang-alang sa pride mo. Kalimutan mo na si Kristo alang sa pride mo. Iyan, yung mga pride. And then formalism. Ano yung formalism? Yung naging formal na lang sa'yo, nagsisimba ito yung araw Sabado, nagbibigay ka po. Wala na sa puso. Yung pagmamahal kay Kristo at pananampalataan kay Kristo ay lumamig. O, no, bininyagan ka, sige, simba tayo, ganyan. Pero bandang huli, nalalambot na, nalalamig na. Worldliness and pleasure seeking, masyadong makamundo. Mas maraming upload na TikTok na sineshare na kalokohan kaysa sa salita ng Panginoon. Pleasure seeking, professed people of God were blinded of the signs of His appearing. Hindi na makita ngayon kung anong mga senyales ng sabi natin, dati naman nangyayari yan. So the scriptures relating to it were obscured by misinterpretation, absorbing devotion to money making, gumagawa ng pera. They garage for popularity and power. Ang sabi pa, backsliding that would exist just prior to His second advent. Marami daw po mag-backslide. Kaya tatanungin natin, kasalanan. Kasalanan ng elder, kasalanan niya ng church board, kaya maraming backslide. Hindi, kasalanan niya, lahat na sinisi. Sa uling panahon, mga kapatid, wala nang sisihan, marami nang babackslide bago dumating ang second advent. Buying, selling, planting, building, marrying, and giving in marriage. Ito yung mga activities with forgetfulness of God and the future. Watch ye therefore and pray always. Dapat tayo mapagmasid. Hindi lamang panalangin. Nasa mata mo na. Hindi mo ba nakikita? Behold, the day of the Lord cometh to lay the land desolate, and it shall destroy the cedars thereof out of it. Wawasakin ng Panginoon ang mga makasalanan. Ang payo ng Panginoon, seek His face. Hanapin natin ang kanyang mukha, magsisi at magpakumbaba tayo. Tayo ay mag-fasting and sanctify ourselves. At magkaroon ng solemn assembly. Tawagin natin, tara mga kapatid, tayo magpulong. Anong nangyayari sa atin? Anong nangyayari sa paligid? Anong gagawin? We should gather our people and sanctify the congregation. Ano yung mga kasalanan natin? Pagkakasala natin as a congregation. Assemble the elders and gather the children, sabi ni Mrs. White. Pag nakikita natin yung mga bagay nito. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch of the altar. Yan yung mga pastor. Between the altar, sabi doon, sa mga tao, pastor, at sa Panginoon, lahat magpapakumbaba. Turn ye even to me with all your heart, buong puso, walang reservation. Mag-fasting, weeping, and mourning, and rend your heart and not your garments. Bawa, makasalan tong cellphone na to. Silayin ko na.
Hindi. Ano mang sira mo yan kung hindi mo man nabago ang iyong puso. Walang kwenta po. Kahit sirain mo buong bahay mo at sasakyan mo, sisihin mo yung kasalanan nila dahil ginawa mo. Hindi po mangyayari yun. And turn unto the Lord your God. The work of the preaching, the gospel has not been committed to the angels but has been entrusted to men. Imagine that. Tayong makasalanan, magpipreach ng gospel, hindi yung anghel na hindi nagkasala. Hindi daw po yung mga theologians o theologians. Yung mga mataas na pinag-aralan had an understanding of this truth and engaged in its proclamation. Ang sabi po, they failed to become faithful watchmen. Ano ba yung faithful watchman? Sila yung mga humble. And the message was given by humbler men. Ipinagkaloob po sa kanila. Sabi po sa Genesis 3:13, during first advent, walang tumanggap kay Kristo, although maraming signs. Alam niyo po yung mga tumanggap, yung mga nagtutupa. No? Meron din naman na mga dumalaw, na mga mago, sila yung nag-search kung ano nga ba yung mga signs at gusto nilang puntahan ng ating Panginoong Jesus. Ganun na ganun yung nangyari yung buong church sa Jerusalem, they are not prepared. Ni hindi nga sila tinanggap eh. O, walang pastoral house daw doon. Nanganak na lang kung saan ang ating Panginoong Jesus. Nakikinig sila, hanga sila sa ating Panginoong Jesus, pero dahil sa pride, ayaw na nilang makinig sa ating Panginoong Jesus and they plot to kill Jesus and they did. And who are the modern Pharisees and why wrong? The modern Pharisees could be found in the Seventh-day Adventist Church. Maraming mga offshoot. Hindi lang yon, hindi nagpunta sa pagiging offshoot, nasa church din, pero sila yung mga lagi naghahanap ng mali kung ano mang gawin mo. Like the tidings of the Savior's birth, the message of the second advent was not committed to the religious leaders of the people. Daming religyoso sa panuno ng Israel. Pero hindi lang nakita ang Savior. Jesus saw His church like the barren fig tree covered with pretentious leaves yet destitute of precious fruit. Sabi Jesus Christ, nakita ko yung church ko, ang dami-daming dahon pero walang bunga. Anin mo yung daming dahon para lang din yung patay. There was a boastful observance of the forms of religion. Dapat diretsong-diretso, dapat gantong-ganto, dapat ganyang upuan. It's not about form of worship. Dapat ganito talagang pagkakasunod. Eh, nagiging form na sa mga Pharisee yung then pride, formalism, vainglory, selfishness, and oppression. Ayan po ang nangyayari. A backsliding church closed their eyes to the signs of the times. Sinasarado nila ang kanilang mga mata. And God did not forsake them, sabi ng Panginoong Jesus. But they departed from Him. Lumayo sila kay Kristo. So the blessed hope must believe it is not a one-time gift after baptism. Pagkatapos mabinyagan, ano, secured ka na? Not yet. Dapat ibuhay natin yung blessed hope ng ating Panginoong Jesus. And lastly, obedience requires a sacrifice and involves a cross. Kanya-kanyang dalanan tayo ng cross, mga kapatid. Huwag natin ipapasan yung cross natin sa iba. Pwede tayo magpatulong kagaya ni Kristo na tinulungan, but it will not be forever. Kanya-kanya po tayong tiisin sa ating buhay. Pero pwede tayong magpagaan sa ating kapwa. Ang pagpapagaan na yun, ay dapat ay merong tinatawag nating basbas ng ating Panginoong Jesus. So, dito po nagtatapos ang aking mensahe. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. God bless us all. Makapangyarihan po naming Panginoon, maraming salamat na meron po kayong pinadala na sulat sa ngalan po ni Ellen G. White. Para po kami ay bigyan ng warning na nakikita na po namin ang palatandaan na nagaganap sa aming kapaligiran. At huwag po kaming mag-backslide, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa ganitong karanasan. Gayun din po, Panginoon, tulungan niyo po kami na magsisi sa aming mga kasalanan at manumbalik po sa inyo. At gawin niyo po kaming mga tagapamahayag ng magandang balita ng aming Panginoong Jesus. Ang dakilang pag-asa ng kanyang pagbabalik at pagbuhay ng mga patay ng mga banal at magkita-kita kami sa langit na bayan na inyong inihanda. Maraming salamat, Lord. Bless niyo po kami lahat. In Jesus' name we pray, Lord. Amen.